pag-aalaga ng isang uri ng hayop o isda ay pangkaraniwan na. Pero alam nyo ba na maaaring mag-alaga ng dalawa o higit pang aquatic species sa isang culture system tulad ng fish pond? Polyculture ang tawag dito. Paano nga ba alagaan ang mga fin fishes tulad ng tilapia at bangus kasama ang vaname o hipong puti gamit ang polyculture system? At ano-ano ang mga advantages nito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So sa polyculture po, nag-aalaga po tayo ng more than one species sa pond na magkakaiba po yung kanilang feeding habit. So hindi po sila nagko-compete, but more or less, mas na-utilize sila bawat isa. Like for example, yung isda, kakainin yung feeds, commercial feeding, and then yung magiging supplementary species like vaname or yung sugpo, eh yun yung mag-utilize ng natural food. At the same time, yung mga waste na pwede nilang i-consume. So as possible, pag sa polyculture, main crop natin isda is either bangus or tilapia, and then supplementary crop po yung hipon or yung vaname. Yung nagiging result ng polyculture, say for example, yung bangus sa pond, yung lumalabas sa survival, around 80 to 90% or better. For vaname, yung lumalabas ng survival ho doon yung 30%. At most, 30%. And then for tilapia, around 50 to 60% sa pond. So mababa lang po yung survival rate ng vaname or ng hipon sa polyculture system. Pero yung isipin naman po ng farmer po doon, sa vaname, yung magiging cost natin is only the fry. And at the same time, by the time ma-harvest, kahit 30% lang yung survival, eh yung presyo nun is the same lang din naman pag nag-monoculture ka. Same price pa rin po yun. So mababa lang yung capital cost. But by the time na nag-harvest, mataas naman yung presyo ng vaname. So yung ganung sistema, eh nakakapag-utilize ng pond. Kasi unlike before na puro isda lang, eto naman na meron kang halong vaname, makaproduce ka rin. Advice lang prior to stocking, mas mauna dapat yung vaname around 2 to 3 weeks and then that would be the time na magsa-stocking po ng isda. In order to prevent yung possible nga na makain sila since both are filter feeders, pwede po tayo mag-stock per hectare 5,000 to 7,000 na bangus and then around 200,000 na vaname, pwede po yon. For tilapia, around 30 to 40,000 na tilapia. Sa feeding management naman, wala namang gaanong halos pagkakaiba yung monoculture sa polyculture. Just ano lang, keep in mind na although dalawang species like bangus vaname, tilapia vaname, yung magiging focus pa rin ng pagkain po natin is yung isda, is either bangus or tilapia. So, as is lang, focus lang tayo sa finfish and then hayaan lang natin yung vaname kasi yung vaname, yung magiging source of food nila is yung mga hindi na consumed na feeds sa bangus or tilapia and then at the same time yung natural food. So, dun pa lang, dun na sila kukuha ng sarili lang pagkain. So in terms of profitability naman, although yun, main crop natin isda, secondary vaname, malaking tulong din kahit secondary na siya. Say for example, yung mababang presyo ng tilapia or bangus, so sabihin natin manipis yung kita o kaya hindi gaanong kumita sa isda, meron tayong vaname na secondary crop na pwede tayong pangbawi na pwede tayong kumita. Kasi take note, wala tayong gaanong gasto sa vaname, yung fry lang. So kumikita ka na lang sa isda and then may vaname ka pa. So, mas lalong tataas yung pwede mong kitain. Mas na-utilize natin, aside from natural food, syempre, mas na-improve natin yung productivity and then yung efficiency ng farm natin, ng pond natin. Halos 40 years na ako sa pamamalaysdaan. Nagsimula ho ako sa 17 hectares lang. Ang buwisan ho namin noon, natatanda ko, 2,000 lang yata, wala pa eh. After 3 years, oh, nag-expand ho kami. Naging 393 hectares ang naging hawak ko. Sa tingin ko, maganda kita ng pamamalaysdaan. Natutunan ho namin dito yung polyculture ho kasi kagaya ho ng alimango, tilapia, bangus, saka sugpo ng mga unang taon ko na pamamalaysdaan. Kwenta ho namin doon, kahit hindi kami kumita sa tilapia, basta malinis lang ho yung lawa ng mga kung ano-ano hong tumutubo na mga natural feeds ho yun.
pag yung isang bantay, pag meron o siyang hawak ng mga 20 hektarya o 25-30, minsan o sa 6 na buwan, pumaparte ho ng 50 mil ho yun. Hindi lang ho. Nung kasaganaan ho ng sugpo dito sa bantay ho yun ho, ang sweldo ho lang natano, 4,000 lang natang bigay namin. Yun ang mga bantay kasi, kasama sa kita, meron ho silang 10% sa kinikita namin. Kaya kung ako ho yung masusunod, yung para sa akin, yung polyculture, kahit na mag-alaga kayo ng hipon, bangus, alimango, tsaka tilapia. Ako ilang ho inaalagaan ko ngayon. Tang kasi nga, sa karanasan ko ho dito sa Bataan, kahit na hanggang ngayon, nakatindig pa ho kami. Kahit na ano ho yung dumating, bagyo o kung kaya ngayon may pandemic, nakakaraos pa rin ho kami, nakakatulong pa rin kami sa, nakakapag-produce pa rin kami para sa ating mga kababayan. Isa na namang episode na Siksik sa Kaalaman ang inyong napanood, lalo na sa mga nagbabalak mag-alaga ng vaname at finfishes gamit ang polyculture system.